Okay, una sa lahat, kami po ni DTI Secretary Mon Lopez ay madalas nag-uusap at isa po sa mga considerations sa atin dito ay yung pagbabalik ng sigla ng mga negosyo sapagkat alam naman po natin na sa ilalim po ng GCQ ay mas limitado pa rin talaga yung paggalaw ng ating mga mamamayan. Ngunit kung patuloy din magiging limitado ang operation sa mga negosyo, ay ang ating ekonomiya talaga ay mahihirapan bumalik. So ito naman ay dagdag dalawang oras lamang sa oras kung saan tayo ay maring lumabas. Of course, hindi pa rin kasama dito yung mga 18 and below. In fact, 21 and below ang current nating curfew. No? Hindi pwede mga 21 and below, hindi rin pwede yung mga 60 and above. Ngunit mayroong proposal ngayon ng Metro Manila Council na i-expand ang age range to 18 to 65. So if this is approved by the IATF, then possibly, no, very soon, ang mga pwedeng lumabas ay between 18 to 65 years old na. Para sa ating medical frontliners, especially those who work in our San Juan Medical Center, sa ating City Health Office, and yung mga medical-related departments ng San Juan, tayo po yung nag-release po ng 5,000 pesos na financial assistance for them. Para naman po sa non-medical frontliners ay 3,000 pesos. But this is on top of their regular salaries and benefits. At wala hong binabayaran ang ating mga COVID-19 patients dito sa San Juan. Basta sila po ay ma-confine dito sa ating San Juan Medical Center or sa ating Kalinga Center. And even if you're confined in a private hospital, such as Cardinal Santos, for instance, which is our only private hospital here in San Juan, meron pa rin po tayong hospital assistance na handog sa kanila through a memorandum of agreement with San Juan and DOH. So, yung mga nagkakasakit po ay hindi dapat mag-alala sa kanilang gastusin. In fact, kami po ay nag-release din po ng 3,000 pesos for COVID-19 patients who agree to quarantine themselves in our facilities. Ito yung ginawa natin sapagkat ang gusto natin mangyari, no, ma-extract sila sa community. Sapagkat pag manatili sila sa community, maaaring makapanghawa pa sila. And I know, at this time, no, yung IATF has already made it a standard na all positive patients must be in a quarantine facility except kung ikaw ay senior citizen or may comorbidity. Tsaka ka lang papayagan na manatili sa iyong tahanan. I've been in constant communication with our DepEd superintendent. But one thing I'd like to share, no, ang San Juan po ay napili ng Department of Information Communications Technology as its pilot city for the free Wi-Fi for all program. So ibig sabihin yan, bahagi ng aming kasunduan ay lahat po, lahat ng aming San Juanenyo public school students ay makakatanggap po ng mga gadgets. In fact, all public school students who are San Juanenyos studying here in our public schools in San Juan will each receive a tablet. Tapos meron naman tayong agreement with the ICT for our Pinaglabanan Elementary School sapagkat ito naman ang napili bilang pilot school naman for the digital learning. Sila naman ang matatanggap nila yung mga grade 3 to 6 students. Bawat isa sa kanila ay makakatanggap naman ng laptops at pocket wifis. So, ang ating public school teacher to laptop ratio is 1:1 also. So, tayo'y handa na rito para sa ating distance learning at digital learning. Also, very soon, we are already preparing to install dedicated internet connections to all households of San Juanenyo public school students.